Mas magiging matindi ang mga laro sa playoffs dahil na rin sa laglagan na at malapit-lapit na rin ito sa championship round. Parang championship game na para sa Hiroshima Dragonflies ang unang laro nila sa quarterfinals dahil ang number 1 team na Chiba Jets kaagad ang kanilang makakalaban. Malalakas ang mga players ng Chiba Jets at dito rin naglalaro ang dating NBA player na si Vic Lo na nakalaban na rin ni Kay Soto sa NBL Australia. Hindi lamang si Vic Lo ang malakas na player ng Chiba Jets dahil meron pa silang John Mooney na merong 14.7 points at 12.2 rebounds na average at naglaro na rin ang player na ito sa NBL Australia at sa team ng Perth Wildcats kasama si Vic Lo. Ang isa pang player ng Chiba Jets na maganda ang laro ay itong si Christopher Smith at maganda-ganda rin ang kanyang ambag sa team ng Chiba Jets. Nadidihado ang team ni Kay Soto na Hiroshima Dragonfly sa game na ito pero bilog pa rin ang bola at may pag-asa si na Kay Soto na manalo laban sa Chiba Jets. Malakas ang team ng Chiba Jets sa regular season pero pagdating ng quarterfinals ay nag-iiba rin ang intensity ng laro ng mga teams na nakakapasok dito. Kaya hindi na rin pinaglaro ni Coach Kyle Milling si Blackshear dahil gusto niyang makapagpahinga ito at makaiwas sa injury. Magiging maganda ang laban ng Hiroshima Dragonflies kontra sa Chiba Jets dahil masasabi natin na championship level ang larong ito. Kung magawa ni Nakai na maipanalo ang larong ito ay malaki-laki ang posibilidad na sila ang magkakampyon dahil number 1 team kaagad ang kanilang mailalaglag kapag nagkataon. Kakailanganin ulit natin yung Kay Soto na nagpakita ng galing at nakakuha ng double-double sa ilan sa kanyang mga laro. Ito yung nawawala minsan sa team ng Hiroshima Dragonflies ang Super Kay Soto na maganda ang laro na kaya ni Kai na makakuha ng double-double na stats at panalo sa ilan sa kanilang mga laro at dapat ito ang magawa niya laban sa Chiba Jets dahil kung magawa ni Kai ang bagay na ito ay mas tatatak ito sa mga fans maging sa mga scouts at NBA teams na nag-imbita kay Kai sa NBA Summer League. Naiintindihan natin na nanbiring ang laban sa Ryukyu Golden Kings o wala na itong gaanong halaga dahil pasok na ang Hiroshima Dragonflies at Ryukyu Golden Kings sa playoffs kaya naman mababa ang intensity ng laro ng karamihan sa mga players ng Ryukyu at maging ng Hiroshima pero ngayong quarterfinals ay importante na makapagpakita si Kai ng magandang laro maliban na lang kung may konting injury ito at kung pinipilit niyang maglaro ay ibang usapan naman iyon. Lamang ang Chiba Jets at sila ang paborito ng karamihan na mananalo sa laro laban sa Hiroshima Dragonflies pero tandaan natin na hindi rin basta-basta magpapatalo ang Hiroshima dahil umabot sila dito at gusto rin nilang magkampyon. Asahan natin na mas magiging physical at mataas rin ang emosyon ng mga players sa playoffs kaya hindi maiiwasan ang mga technical fouls at asaran dahil pati mind games at tikunan ay gagamitin ng mga team sa quarterfinals para masira ang laro ng kanilang kalaban. Panalo si Kay Soto laban sa Ryukyu Golden Kings at ang final score ay 73-70. Binabad si Carl Tamayo sa game na ito at naglaro siya ng 23 minutes at nagkaroon ng 11 points. Hindi na naglaro si Allen Durham ng Ryukyu Golden Kings sa game na ito at maging si Blackshear ng Hiroshima Dragonflies ay hindi na rin ginamit ni Coach Kyle Milling dahil sa mas pinaghahandaan ng dalawang teams ang playoffs at magsisimula na ito.